Hello guys, welcome back sa ating channel. I-share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ayan, may nag-request sa atin kung paano ro gawin yung toga. Ayan, nag-try lang akong gumawa nito sa pambata, yung pang-tingle lang guys. Ayan, para hindi ganun kalaking tela ang kailangan natin gamitin. Ayan, tuturo ko sa inyo to kung paano ko siyang ginawa sa pattern. Paano natin siya tinabas at paano tinahi. Ayan, yung sa haba nito guys, kung nahahabaan kayo kasi 32 inches ang length nito. Kasya to sa kinder. Ngayon kung medyo malaki. Kung gusto nyo mag-adjust sa haba, pwede naman siya babawasan nyo lang yung haba. Then yung sa lalim ng neckline, pwede nyo rin bawasan. Pero yung sa katawan niya, okay na to para sa kinder. Kasi ang ating manikin ay kasya sa ano, ang katawan nito ay 3 to 4 years old. Ayan, 5 to 6 ang kinder or even 7 ang hanggang 8. Iyon ang kinuha nating sukat para dito sa ating toga. Kasi loose naman yung toga, hindi naman siya fit. Kaya okay lang na medyo maluwag kong pang-kinder ang ating gagawin yan. Pero bago yan guys, kung bago lang kayo dito sa ating channel, please click the like, please click the share, and please click the subscribe para lagi kayong ma-notify pag may bago tayong video na i-upload. Simulan natin yan pagkatapos lamang ng ating intro. Ayan, sa paggawa ng pattern guys, ganito lang. Ayan, maguguhit tayo para sa shoulder niya. Kunin natin yung sukat agad ng shoulder. Ang kukunin natin dito ay 13. Kung maliit yung bata, pwede naman 12. 12 to 13. Ayan, ang gagawin ko 12. Tapos, mag-mark din tayo sa 2 and 1 half. Diyan sa 2 and 1 half, iangat natin sa 1 inch. Then, connect natin sa shoulder. Etong shoulder na to, front and back na yan. Tapos, ika-curve lang natin to para sa back neck. Then, ibababa natin sa 7. Tapos, mag-measure tayo dyan sa ginuhitan natin na binaba natin 7. 7 din. Tapos, i-curve natin, connect sa shoulder. Connect sa shoulder. Itong ginawa natin, para sa back and front na itong blouse. Dito rin tayo gagawa ng front. Mula dito, iangat lang natin siya ng mga 1 and 1 half. Then, i-connect natin dito sa neck na ginawa natin. Ayan. Ito yung neck na natin na front. Tapos, maglalain tayong diretso mula dun sa binaba nating neck ng front. Guguhitan natin dito diretso. Ayan ang magiging cut. Magkakaroon ng cut yung ating front at back. Papareho na lang natin yung cut niya. Tapos dito sa baba, magkukuha tayo ng length na 32 mula dyan sa unang guhit natin, baba sa 32. Tapos mag-add tayo ng 1.5 inch para sa tupi na natin yan. Ngayon, etong sukat natin dito, maglalagay kasi tayo ng pleats. Kung dalawang pleats ang ilalagay natin, mag-a-add tayo dito. O, idiretso natin yung guhit natin. Mag-plus tayo ng 2 inch. Balitig. Kung gusto nyo medyo malapad yung pleats, pwedeng 1 and 1 half, dalawa. Bali, 3. 1, 2, 3. 3 inch ang idadagdag natin dyan. Ngayon, ito, iuusog na rin natin ito. Kung ilang inch to, yun, idadagdag natin dito. Tsaka natin i-curve.
Ayan na yung magiging pababa natin. Etong sukat nito, sukatin natin ito mula dyan. Papunta na ito sa kilikili. 10. Pwede tayong magdagdag dyan dito sa baba. Kung 10 dito, dito pwede natin gawing mga 11 or 12. Yan. Ginawa ko siyang 12. Then, maglaline tayo. Diretso lang. Ito, straight lang natin. Wala nang kurba-kurba. Ayan, paslan. Then, dito, straight lang din. Doon sa laylayan. Tsaka yung inalawas natin 1 and 1 half. Ngayon, gugupitin natin siya. Ang paggupit, sakto na lang natin. Then, mag-alawas tayo sa pag-cut ng tela. Ayan dito guys, mag-cut tayo kasi dito ngayon. Lalagyan pala natin ng marking. Itong gagawa natin ng pleats. Kunin lang natin yung gitna mula dito papunta dito sa dulo. 9, 4 and 1 half. Sa pagitan niyan tayo mag-pleats. Halimbawa, yung 1 and 1 half natin, kukunin natin dito. From 4 and 1 half, balik natin sa 1 inch. Ayan, then 1 and 1 half. Okay. 3 and 1 half, dito 3 and 1 half. Papunta dun yung 1 and 1 half. Kituha lang muna natin gitna, tapos magpapagitan tayo ng 1 inch dito eh. Tapos, ito yung 1 and 1 half. Yan, itutupi natin. Tapos, from dito, pwede na tayong mag-usog ng 1 and 1 half din. Kaya dito siya lalabas. Ito yung tupi natin at this. Tapos gupitin na natin yan. Ayan, ngayon gagawin natin yung sleeve. Magtitira lang tayo dito ng allowance kasi may adjust pa tayo dyan. Ayan, ngayon kukunin natin yung length. Yung length ng ating sleeve. 13 or 11. Ayan, kukunin ko dito 11. Tapos, magbaba tayo sa 7. 7. Then, 7 uli. Or, kalahati ng 7, papasok naman. 3 and 1 half. 3 and 1 half, magmark tayo. Pero ito, diretso na yung guhit natin dito. Sa ating. Then, i-coconnect natin pataas. Tapos dito, magpa-plus tayo dito ng 2 inch. Ayan, 2 inch. Iaangat natin din mamaya. Dito, yung kalagitnaan nito, dito tayo magka-curve sa baba niya. Ayan, magka-curve lang tayo ng konti. Iku-connect natin dito. Hindi na siya masyadong pabilog. Kumbaga, mag-plates lang naman tayo dito. Then, iaangat natin ng 2 inch. Ayan, yan. Yung iaangat natin dito. 2 inch. Ayan, 2 inch. Tapos dito sa dulo, 4 inch. Para magmukhang bell yung ating sleeve. Tapos connect natin dito sa dulo. Ayan. Ito yung itsura ng ating pattern para sa sleeve. Ngayon, gugupitin natin siya. Ayan guys, sakto ko siya ginupit sa pattern. Pero mamaya, mag-allowance tayo sa tela. Ito yung una nating ginawa na pattern. Ayan, magiging ganyan ang itsura nito. Sukatin lang natin ito. Sa 7 and 3/4. Kukunin natin dito yung 7 and 3/4 para makita natin yung sa sobra. 7 and 3/4. Ayan, dito siya. Tapos sukatin natin yung natira. Ang natira na sobra ay
3 inches. Ngayon, yung 3 inches na yun, yun ang ihahati natin para sa pleats. Pwede siyang dito sa side sa bandang front, tatlong tigwa 1 inch. Maglalagay lang tayo ng pagitan na half inch, tapos 1. Lalagyan ko na ng marking, guys, ha, para mamaya sa tela mag-marking na rin tayo. Ayan. Nagpagitan tayo ng half inch. Ito yung pinaka-center fold niya. Half inch. Ito yung pleats natin, yung 1. Tapos nag-half inch ulit tayo. Tapos ito yung 1. Tapos maglagay ulit tayo ng half, then 1. Yung mga ginanon ko, ito yung ipi-pleats natin. Ngayon, tabasin natin yung sa tela. Ayun, ito yung tela ko, pitch twill. Ito yung pinaka-width niya, tiniklop natin na nasa loob ng tupi or nasa pagitan nito, yung pinaka-right side. Uunahin nating tabasin yung pinakamalaking parte ng ating gagawin. Ayan. Dito, guys, sa dulo ng tela, maglalagay lang tayo ng allowance para sa tupi niya. Maglagay tayo ng 2 inch. Ito, tatanggalin ko to, ha, yung dulo na may mga butas-butas. Ayan, tanggalin na nga natin. Itong 2 inch, ito yung magiging tupi natin. Allowance natin sa tupi. Ayan. Tapos itatapat natin yung pattern dyan sa dulo. Yung dulo ng papel. Ito yung pinaka ano niya. Gitna. Ito yung gitna. Na magsasalubong. Tapos pag back center fold ito. Ayan. Pitin natin to ng may allowance na half inch. Ayan. Ito kahit 1/4. Tapos dito 1/2. Ayan, dito, guys, nagtatansya na lang ako ng sewing allowance ko. Tapos dito, sakto. Pagkatapos, itong may marking tayo sa taas, eh, para sa pleats. Ito, yung dalawang 1 inch natin. Lalagyan natin yan. Ito yung magiging pleats. Tapos yung sa ilalim din. Ngayon, yung back naman natin. Ito yung tupi natin na ginawa. Ayan ang magiging center fold. Ito yung pattern natin. Ito, may center fold tayo. Sa front, ito yung gitna na magsasalubong. Sa back, naka-fold. Kasi walang diretso yung tela natin. Ayan, dito sa back, ganun din. Ika-cut na natin siya na may sewing allowance. Yung pleats natin sa likod or sa harap, ganun na rin ang sabak. Ilalagay lang natin dito. Ililipat din natin yung ngayon yung sleeve pala muna natin kasi yun yung mas malaki. Sleeve muna tayo. Ayan, ganun pa rin. Dalawa yung tela natin na magkapatong. Tapos tinupi natin para meron tayong fold kasi itong pattern natin may center fold. Sa paggupit, lalagyan din natin siya ng sewing allowance. Dito rin may sewing allowance. At saka dito. Yung ating minarkahan dito sa pattern na ginawa natin para sa pleats, ayan, lalagyan din natin tapat niya. Yung half inch sa gitna, tapos 1 inch, half inch, 1 inch, half inch, 1 inch. Yung half inch, yan yung mga pagitan. Yung 1 inch, yan yung itutupi natin.
Ngayon, lalagyan na rin natin itong katapat niya sa ilalim. Ito yung kapares. Sa upper part ng ating toga, ayan, kailangan natin ng pares. Kaya yung tela natin, magkapatong pa rin yan. Then, i-fold natin. Dito, unahin natin tabasin yung back. Yung back, mayroon tayong center fold. Ito yung mababaw na upa. Ayan. Lagay lang natin sa tapat ng tupi. Yung pinaka-git ng tupi. Ayan ang center fold. Then, ikakat na natin siya na lagyan lang natin dito ng sa neck. 1/4 inch na allowance. Sewing allowance. Sa shoulder, 1/2 inch. Sa armhole, kahit 1/4 lang. Ayan, dito, 1/2. Ayan, ito yung ating magiging back. Ayan, dalawa siya. Kapares. Sunod yung front natin. Ganun pa rin, magkapares pa rin siya. Pero ito wala ng center fold. Tapat lang natin ganyan. Then, maguguhit lang tayo. Itong paslant natin, maguhit. Lagyan din natin ng guhit. Tsaka natin guhitin. Lagyan natin din ng 1/4 sewing allowance. Tapos sa shoulder, 1/2 inch. Sa armhole, kahit 1/4. Dito, 1/2. Susukatin lang natin ito mula dito. Or ito na lang pattern natin. Mula dito, sa dulo, ito yung bandang baba ng blouse. Ito yung shoulder. Susukatin natin mula dito hanggang dito. Ito, ang sukat niya ay 6. Magpa-plus tayo ng mga 15. 15. Bali, or gawin na natin siyang 20 lang. 20 inch. Bias cut. May gawa tayong bias cut na 20. Tapos, ang lapad niya, 1 1/4, or ito, yung lapad na ng ruler ko, ayan, 1 3/8 siya. Or gawin niya ng 1 1/2, pwede rin. Ayan, pantay lang yung dulo, pantay. Tapos, sukatin natin to. Ang sukat natin dito, 6. Eh, magmamarking lang tayo sa tapat na. Sakto dito. Yung dalawang piraso, i-mark natin. Dalawa to, dalawa kailangan natin. Dalawa siya. Ngayon, okay na to. Ituro ko naman sa inyo kung paano siyang tahiin. Ngayon, ang una natin tatahiin itong front. Itong paslant ang isasara muna natin. Then after nyan, i-160 natin yung isang side nya. Kung saan yung tela sa ilalim, yung pinakasobra, saan nakapaling yan, dun yung patong natin yung 160. Pero dito guys, sa kabila, dapat pares yan. Papaharap natin sa parang magkaharap siya. Paling din natin sa kanila. I-sara natin dito sa shoulder niya. Dapat yung tahi natin na 116, ito kasi magiging ibabaw. Huwag makita yung tela natin na nasa ilalim. Ayan, dapat laging magkapares guys ha. Tsura niya dapat sa lubong o sa liwaan. Hindi pwedeng magkaayon kasi hindi magiging pares. Ngayon, sunod natin yung back. Ang unahin natin dito sa back yung neck. Back neck niya. Sasara natin.
natin mag ikete. Gupit-gupitin natin siya na hindi magugupit yung tahi. Tapos dito, i-116 din natin yung isang side. Ayan. Nandito yung tela. Nandito rin ang 116 natin. Ngayon, ito yung 160 natin. Ito yung tatapat or mapupunta sa likuran loob ng blouse or ng toga. Ito yung front natin. Sa front natin, dapat ang magkaharap, itong ginawa natin na right side. Ayan yung walang 116. Ito kasi 116. Siya yung nakatapat, nakaharap dito sa magiging right side natin kasi ito panloob, ito yung panlabas. Ngayon, ito rin, yung panloob, ito yung panlabas. Magkaharap yung panlabas natin. Ayan, magkaharap. Lalagay lang natin siya. Ito yung gilid ng 160 natin. Magkatapat siya. Hindi siya magkapatong, magkatapat. Tsaka natin ititiklop. Parang yayakapin natin yung shoulder ng front. Ayan. Tsaka natin papasadaan ng tahi. Ayan. Huwakan lang natin dito ng mahigpit sa tinupi natin para wag siyang makabingit. Ganon din dito sa kabilang side. Ayan na siya. Ito na yung ating front niya. Ngayon, pasadahan lang natin dito para kapit na siya. Ngayon, ito yung ating ginawang bias. Yung minarkahan natin, hanggang dyan yung tahi natin para maisara yung dulo. Itong medyo mahaba na to. Sasara natin yung dulo. Ayan, diretso. Hanggang sa guhit, ayan yung guhit. Yan tayo maglalak. Ito, gugupitan. Gugupitan din, ibabaligtad. Yung isa, ganun lang din ang gagawin natin. Ayun lang. Ito na lang isa ang papakita ko. Pag nabaligtad, kunin natin yung front. Ito yung front. Hanggang dyan yung dulo yung hindi natin natahi. Ayan. Hanggang dyan, ipapasada natin dito na nakatupi. Ayan, nakatupi siya. Siya. Ganun din yung gagawin natin sa isa. Turnin kunin natin yung back or front. Ito yung back muna. Meron tayong mga ginuhit dyan. Itong mga ginuhit natin nasa wrong side siya. Ay ang tupi natin dapat palabas siya kabilaan. Kabilaang side ang labas ng tupi. Kaya ito, pipisilin natin yung gitna ng 1 inch natin. Papunta dito sa side. O, 1 in 1/2 pala to. Papunta sa atin. Ayan. Ganun din itong isa. Papunta sa atin. Magkatapat yung guhit natin na pag tinupi natin yung. Ito namang sa kabila, papunta naman dun sa kabila ang tupi. Ang pagitan, ang magtatapat yung dalawang gubi. Yan. Tsaka natin siya ilalagay sa back nitong ating. Sa right side, ito nakaharap sa atin. Tapos yung guhit natin, maginuhit natin kasi iyan ang wrong side. Iyan ang nakaharap sa atin. Dapat magkaharap sa loob ang parehong right side. Dito sa back, pwede rin kayong maglagay ng bias. Kagaya ng ginawa natin dito. Sukatin nyo lang to kung gano'ng kahaba. Tapos, pwede nyo na ipatong bago nyo ilagay ito.
sa front naman tayo. Itong front, meron tayong nilagay na sewing allowance sa gitna or sa ito, yung magsasalubong. Itutupi lang natin yan ng diretso. Dalawang tupi. Ayan, unang tupi, 1 inch. Pangalawang tupi, kung hanggang saan yung 1 inch na yun, doon lang din natin tutupi. Diretso na yun pababa. Ayan, dito dapat magkasalubong, hawag kayong marito. Ito, dito naman tayo sa kabila mag-start. Dapat magkatapak yung marito. Sa kabila, sa taas tayo nagsimula, natapos tayo sa laylayan, dito sa laylayan tayo mag-start. After natin siyang mapold, ito na yung front. Ngayon, ito na yung ginuhit natin. Magpo-fold naman tayo, ito yung gitna pa punta sa kabila. Pero pwede rin simulan nyo muna dito. Gaya ng ginawa natin sa back, ito yung dalawang guhit, yan ang magkatapat. Then, yung pagpaling natin ng kinuha nating tela papunta sa atin, ito yung sa start. Ayan, ganun din dito sa pangalawa. Yung sa kapares niya, ganun din. Papunta naman sa kabilang tupi. Tutong na natin siya dito sa front. Ito yung front natin. Dapat magkasalubong siya. Ayan. Ito yung pinakagitna kasi niya. Ito yung tinupi natin. Iyon yung nakatapat dito sa talik. Ganyan. Pwedeng sa kabila tayo magpasada. Ayan. Binaligtad ko siya para makita natin yung unang pasada natin. Dapat doon din nakapasada or ilampas lang natin sa tabing tabi lang ng unang talik. Ayan. Para hindi makita yung una natin. Kaya ganun ang ginawa natin. Gawin naman natin dito sa isa. Yung isa naman, dapat, ayan, magkatapat din dapat yung tali at saka yung tupi. Laging magkaharap ang right side. Right side sa right side. Yung dinugtungan natin na to, i-edgingin natin yan. Pati yung sa back. Gawin naman natin itong sleeve. Sa sleeve, titiklupin muna natin yung laylayan. Ang wrong side, papunta sa wrong side and tupi. Yung may guhit natin, yun yung wrong side. Dito kahit 1 inch ang tupi or 2.5 inch. And after nyan, mag-replace na rin tayo. Parang yung sa blouse kanina or sa pinaka-body niya. Magkasaliwa din yung pleats natin. Ngayon, ito ganun din. Yung unang pleats, ito yung pagtatapatan natin yung dalawang tuldok or marking natin. Tapos, papunta muna sa atin yung tupi. Ganun din itong isa. Dalawa yan. Magkasunod lang siya halos magkatabi. Tatlo pala, tatlo. Ito pa yung isa. Tapos yung susunod, papunta naman doon. May pagitan tayo guys. Ayan yung pagitan. Ayan. Ganun din yung gagawin natin doon sa isa. Magiging ganyan siya. Kabit natin siya dito na yung pinakagitna ng mga tupi na yan. Yung din ang nakatapat sa gitna dito sa dugtungan ng shoulder. Itong bias natin, iharap natin, ihawi natin sa pataas sa shoulder. Kasi pag dinaanan ng tahi yan, para pareho siya sa kabila. Ganun gawin natin. Nakapaling siya sa taas. Sa taas. Yung bias. Ganun din dito sa kabila. And then, i-edgingin natin tong pinabit natin. And after ma-edging yung sa sleeve, sasara na natin to guys. Side close na. Then
edging natin itong kabilang side. Titiklop na lang natin yung laylayan ito. Ay, bago yan. Ito pala, guys. Maglalak tayo dito para ito hindi pangit tingnan yung pinag-edgingan natin. Para hindi siya makita. Ilalak lang natin siya dito sa tapat lang. Sa tapat lang mismo niya. Then, laylayan na lang. Sa laylayan, 1.5 yung allowance natin dito. Pwede mo siyang i-fold kahit di na natin i-edging. 1.5 or dapat sukatin muna natin para pantay. Ayan, pantay naman siya. Yung unang tupi, 1.5 tapos 1.